Yung inbreeding daw tsaka line breeding medyo hindi daw po 90% hindi po naglalabas na maganda daw po yun. At 10% lang po yung may posibilidad na maglabas ng super bird. Pero meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya ay madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya ay maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait. Palagi kang mag-iingat at palaging good health. Eto mga kasubis, ang hirap parisan pag medyo bata pa. Ang ginagawa po natin dito is pinagsasama natin yung mga 8 months to 10 months. Etong dalawang itim halos magkasing edad po dito. Kanina nahuli ko, nagbabarakuhan na. Pagka sa kulungan kasi kagad, nilagay mo sa cage, medyo mahirapan, medyo matagal. Kanina nagbabaro ka na. Eto balugang-baluga pa naman to. Intayin po natin, baka maya-maya O wag muna natin pansinin para ayun binabara ako niya no. Para yung baluga yan, sir. Mga sir, ayun po oh. Ayun mga kasubis, bali ito po yung simpleng pamamaraan ng pagbe-breed natin. Ito po yung pairing. Hirap po sila na i-pair sa kulungan. Di hayaan po natin sa maluwag. Tignan po natin kung paano po yung mangyayari diyan. Nahiya po. Hindi ko nga alam po kung hen o kaktong balugan to. Pero yung possible cock yun. Balik muna po tayo mamaya, makikita naman natin yan. Ito po, pwede na natin isalang talaga si Golden. Makintab na kintab, no? Bali, solo bali ng nanay nito. Tapos Golden MacArthur. First overall, tapos solo lang ng MMFC. Itong baling magulang nito. Ngayon nakakita ko, doon sa stock ko, ito pala yung bunsong anak ni 8 overall. Oh. Ito. Itong young bird na to, pero panggamit na rin, pang ano, 10, pang 10 pakpak din lumagas o nalaglag eh. Kulang na lang tayo sa kulungan, kaya nagsama-sama tayo dito puruhin. Iisa-isahin po natin yan. Ito po yung isang anak naman po ni 8 overall. Si 8 overall po, ang nanay naman nito yung first overall, second overall, third overall, fourth overall. Open local East Pigeon po yun, East overall po yun. Nanay nito, tapos anak po siya ni 8 overall po. Iniisip natin kasi may nag-post po kanina, ang dami. Maganda naman yung comment nila, magaganda rin naman yung mga kanilang opinion. Merong opinion kasi ating mga foreigner o mga ang tawag yan, mga European fans here. Mausay naman po yun dahil matatanda na po sa larangan ng pag-iibon yan. Meron po sinabi po doon na isang fans here, wag na natin pangalanan. Yung inbreeding daw sa line breeding medyo hindi daw po 90% hindi po naglalabas na maganda daw po yun. At 10% lang po yung may posibilidad na maglabas ng super bird. Pero tayo naman po nasubukan na natin inbreeding si Daddy Basco. Produkto po ng ano yun, produkto po ng tawag dyan na 8 overall saka 7 overall, pinagbangga po natin. Naglabas po naman ng mga overall, champion ng Basco, overall ng WPFC 2021. Mula ng 2016 hanggang ngayon, naglalabas pa rin po, pati yung mga tao dito, yung anak niya naglalabas din po ng overall. Katulad po yung si Basco Batanes champion, ilan din po nilabas sa winner kay parin Jimmy Lim. At meron yung recently, yung kila ang tawag dito, yung bata naglipad, bali ina anak ni Ariel Tolome. Shoutout sa iyo bro. Bro Ariel, shoutout. Bali yun, naglabas sa kanila ng ano yun, naglabas lang tawag dito, Basco Batanes, bata naglipad. Tapos yung Kalbayog Daybird ng CRPC. Tatlo lang po silang pumarte, tapos champion ng Kalbayog, Dugong Basco rin yun. Tapos yung magkapatid na second overall, 8 overall, mag-nestmate, overall din po yung 2023, Dugong Basco rin po yung, doon po nakabase po doon sa mga inbreeding po yun. Sabi ko nga po, kanya-kanya po tayong sistema, respeto naman natin yung kanilang sistema, siyempre, lalo mas mauhusay mga yan, international yan. Ngayon lang po, tayo natuto lang po tayo ng konti sa pamamaraan ng, yung tawag dito, pagtuklas. Experience po yung naging teacher ni Bait at saka yung mga ating mga mentor na mga kumpare,
Siyempre, maganda po pag kayo marami po tayong kaibigan, lalo na po yung mga sinaunang naglaro talaga. Kasi sila po eh, talagang lihito mong tinuturo. Kaya din si Bait, hindi rin po madamot. Pero napaka-buenas na rin po ng mga nag-iibon po ngayon. Gawa nga po, nandiyan na si Facebook eh, nandiyan na sila Google, lahat nandiyan na. Madali nang aralin o madali lang panoorin, manunod lang po kayo sa video ng isang vlogger. Eh, basta hihimay-himay nyo, titignan nyo po kung ano po yung magandang maidudulot o yung maganda sa pandinig nyo. Yung pangit naman, iyaan nyo na lang. Kanila naman sistema yun. Ito po si Crack 52. Si Lolo po to, 2010 pa po to. Bali, pinalas po natin dito sa ating Cooper. Titignan natin kung magbibigay pa si Lolo. Binigyan natin ng sexy at medyo bata-bata para naman magkaroon po tayo. Ganito lang po tayo mag-pairing. Siyempre, kailangan kondisyon sa kondisyon. Tapos ano, medyo yung fertile yung babae. Tapos matanda na yung ano. Mali yung mga chambam. Parang si 2007 natin na Flying Machine nandun. Kanina nga pala nakakita ako ng anak ni Flying Machine. Meron pa siyang dalawang anak na maliit na, I mean, yung pinalit kasi natin yung size ng Flying Machine, pinarisa natin si Pitipi. Saka natin itakel po, itong ibon na to, nilagay lang po natin yung hen. Bahala sila mamili dito. Sige po, mamaya ituloy po natin. What's up, mga kasubis? Balik tayo mga kasubis. Bali, ito yung kaninang pinakita natin, yung anak mismo ni 8 overall, Super Cock. Ayan po, chamba, hen. Si 8 overall, ngayon, kinukondisyon pa natin dahil nung nakaraya na magsimilya. Kaya kahit paano, ito, ginto na rin para sa loob ni Bait to. Gawa nga po ng, pag di na po nagsimilya si 8 overall, kailangan mag-inbreed na tayo ng mga 8 overall, yung magkakapatid, saka yung winner to winner. Meron naman tayo, kapatid ni 8 overall, nakabanggado sa iba niyang kapatid, pero yung tinatawag na inbreeding. Ito naman siguro, pag ito, binangga naman natin po ito sa mga pinsan-pinsan o mga tita-tita, ito yung line breeding. Paano po ba yun? Kaya po tayo nag-i-inbreeding para mapreserba. Katulad nga ni 8, hindi na nagbibigay ng similya. Sana nga pagka na-ready natin ng todo, magbigay ng similya. Ito po ngayon magiging ano natin, pamalit kay 8 overall yung anak niya po. Meron pa siyang isang anak dito, yung pinakita ko rin kanina. Siguro i-outcross na lang muna natin yung mga ibon. Ano po ba yung ibig sabihin ng outcross? Yung outcross po is yung lahi po ni 8 overall, ibabangga po natin sa ibang lahi. Kung basa no, i-outcross natin parehong pamilya ng naglalabas ng overall o winner o naglalabas ng magandang resulta, ipagbabangga po natin. Foundation to foundation po ang tawag po doon, pero outcross po yung pinaka madaling tandaan po yun. Mamaya, kunin ko po yung ibang ibon. Saglit lang po, ha. Yun. Balik po tayo. Bali, eto naman pong ibon na to. Eto po, eh. Naka-advance habies po to. Ni paring Jimmy. Ayan po, may marking niya to. Bali, inbreed po to. Binigay niya po sa akin. Dalawang ibon po. Parehong hen. Yung isa po, ginagamit natin. Itong isa, naglugon, eh. Hindi pa natin magamit. Siguro, mga by January na to, eh. May bawas na. Then, eto po, ba't po nag-i-inbreeding? Kita nyo si paring Jimmy na, master breeder na yan ng Pilipinas, ha? Hindi lang sa kalapate, hindi lang sa manok, sa halos lahat na may buhay na animals, kahit ng mga crocodile, meron po yan, kahit mga turtle, tortoise, reptiles, lahat eh, pati yung mga aso, kaya kabisado nyo na po yan, saka nag-aaral po yung genetics. Eto po, inbreeding ni paring Jimmy. Ang magulang po nito, yung Vasco Batanes champion mismo, ayun, ang liit, pangit. Vasco Batanes champion po natin sa loob ni paring Jimmy. Bali, binibili po yung mga Chinese o ng mga ating kaibigan, yung ating Vasco Batanes. That time, never kong pumbinenta. Pero si paring Jimmy kasi yung humirit sa akin, sabi ko pare, pagpasensya mo ako, hindi ko ibebenta yung ibon ko, ibibigay ko na lang sa iyo. Then natuwa. Tapos nilipad niya yung mga ibon. Maganda ang naging resulta. Nagbigay ka agad sa kanya ng local ace bird yata, parang 10th overall. Then the following year, nagbigay naman pati international, parang 7th overall, Team Philippines, 420 kilometers. Nagbigay din ng parang 7th overall din. Basta marami rin siya ngayon. Tapos iba-iba niya, pinares. Kay Mustang Sally, kay Gilbert. Sumatotal yung ibon, kahit sa mga pares, humihiyang. Hindi lang po sila ganun kagaganda. Ito po, inbreed ko.
Kaya po tayo gumagamit ng inbreed para nga ma-preserve po natin. Pero ayun, balik lang tayo, gawa ng mayroong topic sa Facebook na may nagtatanong kasi may nag-post daw international, gaya na sabi ko kanina, na pangit daw gamitin yung inbreeding sa kanila inbreeding. Pero opinion niya yun, kaya dapat irespeto po natin. Tama po yung para sa kanya. Tayo naman po nagbabaka sakali lang, na-chamban din natin inbreeding. Tulad nito, yung tatay, Daddy Basco, produkto rin ng inbreeding yun. Dalawang magkapatid, overall to overall, winner to winner. Back to back tayo, 2011, 2012, parehong 2K young bird ng MFC. Pinagbangga natin. Then si Daddy Basco naglabas. Si Daddy Basco, kaya nga kinento ko kanina, ang daming nilabas. Kaya hiyangan pa rin. Wala naman pong tama o mali dito sa ating inbreed eh. Irespeto po natin ang bawat opinion ng iba o bawat opinion ng o sistema nila. Malaking bagay na yun. Matuwa po tayo doon sa kanilang pamamalakad o kanilang sistema. Ang importante po ay yung salop po natin ng pakialaman natin. Paano po ba yun? Kung may maganda po tayo mapapakinggan sa ibang look, pwede nyo i-try, pero kung hindi mag-click, hindi po mali nung pinaggayahan nyo po yun. Sumatotal, yun ang pangyayarin po yun, hindi po sa inyo naging hiyang. O kaya, baka hindi po kayo, yung materialis wala pa po sa inyo o yung sistema. Kasi minsan, ginagaya mo si inbreeding, international, local, o katulad namin ordinaryong tao, ordinaryong pigeon pancer, ginagaya nyo po yung breeding, then pagka nagkamali, ang sisi nyo po doon sa pinagkayanan nyo. O kaya minsan, doon sa pinagpilan nyo, ang sisi nyo doon sa pinagpilan nyo. Matalinhaga ang pag-ibon po. Yung champion to champion nga, ang hirap magpalabas ng winner. Kasi nga po, napili nyo yung champion, hindi po pamilya ng consistent na nananalo o inuuwihan ka ng karangalan o nilalabang ka ng duluhan. Ang nabili nyo po, champion lang. I mean, baka mami, dapat tinanong nyo po, kailan po ba nag-champion yan? 2019. Kailan pa po ba yung pamilya niyan? Kung 2000 plus 10, 2010, 2011, tapos yun ang pinaging champion o yung overall, mag-isip po kayo. Baka Manny Pacquiao po yung naging isang ikaw. Pero ibigay pa rin natin yung respeto. Champion is champion. Ang hinahabol lang natin pagdating sa breeding, kailangan po na ipapasa. Paano pong na ipapasa? Kahit hindi po ganun kagaganda yung genes nila na itsura, pero yung ipapasa naman yung history o yung resulta, malaking bagay na po yun. Kaya hindi po makakatuklas yan dahil hindi naman po pwede mag-pre-breed po kayo ng isang pamilya, tapos apat lang kukunin nyo o dalawa lang, ililipad nyo po. Magastos po sa amin sa panahon. Kailangan po dyan bibigyan nyo din po ng numero o number ng ibon na ililipad. Halimbawa po, katulad ko po, pagka nagtra-try po ako, yung ibon po ng pamilya na nililipad ko, trinatry ko po, walo po kagad ang nililipad ko. Tanong po nyo, bakit napakarami? Maililipad ko ba yun? 20-20 lang lang nililipad ko, o 25. Mayroon po tayong mga kaibigan. Pwede po, yun po yung pagkakataon nyo na tumulong sa kaibigan nyo o magsoksok kayo, na pwede palipatuka, o pwede pakisamahan lang, o pwede bahala. Depende po kung ano po yung mapapag-usapan nyo. Mamaya po ituloy natin, pero sa simpleng pamamaraan o sa simpleng experience po ni Bait, ito po si Bait, ikinikwento po sa inyo, nawa yung may natutunan po kayo kahit konti. Sige po.